Sa ayan, naglinis ako dyan. No, pati dito nilinisan ko yan. No. Naglinis din ako ng ref. Ayan, pinagtatapon ko yung mga ano. Ayan, e-flex ko lang pala yung na-order ko ng Filipino food na grave kasi ako bigla ng dinuguan, spaghetti, tapos hindi ko naman kumaluto agad. Yun lang yung sa mga about sa insurance. Time kong nakipagsagutan sa Koreana. So, ikikwento ko yan. Nagyaw-yaw talaga siya. Nagyaw-yaw. Sorry siya ng sorry. Tapos, nung nalaman niya pa na masok yung nurse, pinaliwanag siya na ano. Ay, bilak na iyak. Wait. Annyeonghaseyo everyone. So, today is Monday. And, baka mamaya i-upload ko na to agad. Update lang tayo. I'm on my 21 weeks na ng ating pabubuntis, no? At saka, 22 na ata. 22. At saka, madami kasi kaming tulog. Maaga kaming natulog kagabi talaga, mga 8. Tapos, ayun, tuloy-tuloy yung tulog. Do, pagising-gising. Pero as in, maaga kaming pati mga bata. And kaya, siguro kakatapos ko lang din kumain. Bigla ko naisip na mag-content. Kasi diba, dapat nakaan ko pa ikikwento. May mga nagtatanong na curious kasi nung sinabi ko na, teka lang. Hinaan ko lang muna. Yung kwento na nung nakipagsagutan ako sa Koreana, first time kong nakipagsagutan sa Koreana. So, ikikwento ko yan sa inyo, pero bago yan, no? I-flex ko lang yung pinanonood ko kasi ito did that talaga yung pinapanood ko dati pa nung una kong pagdating dito. Natutuwa ako dito, ito. Ayan, kakatapos ko lang ding maglinis. Na Hunja Sanda, I live by myself. Ayan, nakaka-ano yan? Nakakatuwa. Yan yung pinapanood ko. Na Hunja Sanda, I live by myself. And meron na naman tayong tupihing. Busy talaga ako pag Monday. Ang dami kong nililinis. Kasi syempre mga kalat. At saka, dami kong energy today. At buti na lang, hindi tayo nahilo. Tapos, after ko nga kumain, no, dami ko pang introduction sa gitna lang. Hintay-hintay lang kayo. Kasi ina-update ko lang din kayo sa buhay ko din, no? 'Di ba usually pag tapos ko talagang kumain is naantok na ako or pag madami akong ginagawa ngayon, pag madami akong ginagawa ba nahihilo ako, pero for today talaga siguro dami ko talagang tulog, no? Pagkatapos kong kumain, hindi naman ako masyadong naantok kaya bigla kong naisipan nga i-content to, tapos kanina nga panay-brush ako, i-flex ko lang yung binrushan ko doon na naman sa ano. Kasi nga yung mga mantika, di ba, magtatalsik-talsikan. Ayan. I-flex ko sa inyo. Ayan. O, ayan. So, ayan. Naglinis ako dyan. No, pati dito nilinisan ko yan. No, o, di ba, hindi na siya masyadong oily. Pero hindi talaga yung 100% yan. Kasi nasasagi na yung chan ko dito banda. And ito, bagong bilito ng asawa ko. Kaya tinapon ko na yan. Nilalagyan to ng aluminum talaga kasi nga yung mantika ba magtatalsikan. Pero kahit nga merong aluminum dyan, ayan nga, dito banda, hindi ko na nilagyan. Ayan, ito. Pero mga wala pa tong laman ito. Wala yung mga laman yan. Ito kasi may ano ako dyan, may vlog ako na ginamitan ng avocado oil. Ano kaya yon? Ayan. So, mga pinagtapon ko yung iba dyan kasi ang tagal na, hindi naman masyadong ginagamit yung iba. So, ayan. Ayan yung halos isang oras ko talaga nilisnisan. Isang oras kalahati kasi syempre, huwag masyadong ano. Kasi baka masobrahan, mahilo agad ako. Ayan. So, ayan. Ayan banda. Dyan ko muna nilinisan. Tela. Tiyan lang. Ito pala, kaya ang tagal ko din. Naglinis din ako ng ref. Ayan. Pinagtatapon ko yung mga ano. Yung mga, pero hindi pa talaga yan sobrang ano ha. Yung parang linis na linis. Yung parang magkaroon lang ng space talaga ba. Ayan. So, yung alak is nasa baba. Ayan. Di ba may dalawang ref dun sa baba. So, ayan. Yung mga sojo nandun. So, inaakyat na lang ni Umuni. Ayan, mga side dish. So, dito, yung mga gulay na hindi na. Ayan, meron tayong kalabasa talong na lang. Dito, yung mga ibang-ibang ano pa. And, so, ayan, may nakita kayo. Ayan, mga, ayan. Hindi pa yan masyadong todong-todo na ano. Kasi napagod na yung inday niyo, kakakuskus. Uy, so, yung cola namin is ano yan. Zero cola. Ayan. So, zero cola yan. At ito, oh, ano to? Free yan siya. Kasi kumain ako nakaraan ng Filipino food. Nag-order ako ng Filipino food. Ayan, may pa-free. Hindi pa nainom ng asawa ko.
Ayan, i-flex ko lang pala yung na-order ko ng Filipino food na crave kasi ako bigla ng dinuguan, spaghetti, tapos hindi ko naman ito maluto agad. Tapos ako lang yung kakain muna. So ayan, merong mga Filipina talaga din dito na nagpapa-online. No? Madami sila actually. Kaya tayo hindi din tayo makapag-business pa ng mga ganyan. Lalo na mga maliliit pa yung mga anak natin. At saka ito is 35,000 won. So lagay ko na lang dyan kung magkano yan. No? Ayan. O, diba? May mga finlex din ako. Makita nyo din minsan yung update ko. Kasi pag naglilinis talaga ako ng bahay, hindi nyo naman nakikita. Kasi nga, ano ako, serious talaga maglinis, pag maglinis. Pero ngayon lang, hindi talaga siya bonggang-bonggang linis. Kasi, syempre, may mga hello-hello pa tayo at yung chan natin. No? Ingat-ingat din sa galaw natin. Ayun na nga, ikwento ko no yung sa ano no, bakit nagkasagutan kami ng Koreana. Pero bago din yan, bago lahat yan, may mga nagtatanong about sa insurance na bakit hindi daw zero-zero balance. So, hindi talaga siya zero-zero balance yung, or yung, ang tawag dan, yung mababayaran. Kailangan mo pang kumuha pa ng ibang private na insurance, no? At hindi din yun talaga magiging zero-zero. Kasi sa mga anak ko, though may iba pa silang mga private na ano, na iba pang insurance, diba nabayaran ng asawa ko noon sa mga magkano na lang ba yun? Mga 16 ba yun? Magkano ba yun? Nakalimutan ko na. Ang nabalik lang sa kanya is kalahati lang. Kalahati, hindi lahat. Kasi siguro ano, lagi din pa silang na hospital. Ayun lang, ay hindi naman hospital yung mga clinic nila, check up ganun. Yun talaga pinakamura yun kasi mababayaran na lang namin sa check up is nasa 100 plus yung check up, tapos yung gamot is nasa 100 plus lang din. So doon talaga yung mga mura, no? Pero pag once na maano ka na, ma-admit, no? Doon ka na talaga sa hospital. So, ayun, hindi talaga yun as in zero-zero yung mababayaran mo. At sa akin din, yung pagbubuntis ko din, no? Kahit normal delivery ako sa dalawa, hindi din yung zero-zero. Kailangan ko din merong iba pang insurance na kukunin para at least kahit papaano, kunwari, ma-CS ako, may mga mangyari. Kasi ngayon, kinuhanan din ako ng insurance na if ever ba yung baby na maging hindi siya hanggang 9 months, di ba yung mga ganun. So, kumuha kami ng insurance na ganun every month is nasa 4K, 4,000 yun. Dati pa naman kay Duyun at kay Nayun, kumukuha ka talaga kami nun, no? Kasi nga, syempre, hindi naman natin alam ang panahon, di ba? So, ganun din yung mga Korean dito, kumukuha sila ng ganun na insurance kasi if ever it in case, di ba? Malaki din kasi talaga yung maitutulong nun. Kunwari ano ba, ang tawag doon niya, kulang sa buwan yung ano niya, yung pag nanganak ka, ayun. Malaki, magastos kasi yun. Maabot daw yun ng ano, half M, yung ganun na gasto. Kahit normal din ako sa dalawa at meron akong insurance, hindi pa rin yung zero-zero kasi nga, di ba, nung na-hospital din na, nung nanganak ako kay Duyun at kay Nayun, is kumuha kami ng room na, ano, na ako lang ba yung private room na ako lang sa isang room ganun kagaya nung dati la yung nakita nyo sa hospital nila doon yung meron kang kasama ayun mas less talaga yung mababayaran mo pero pag once na ikaw lang mag-isa sa kwarto syempre gaya din naman sa Pilipinas diba mas mahal yun so ayun hindi na yun covered ng insurance kaya mas malaki talaga yung mababayaran mo din. Tapos, epidural din kasi ako. So, ang dami ko talagang tusok ng epidural. Kasi nga, hindi agad bumababa yung mga bata. Tapos ako, Diyos ko, masakit talaga. Masakit pag wala na yung ano na injection, diba? Grabe ako mag-labor kay Duyun. Nasa ilang oras, nakalimutan ko na kay Duyun. Kay Nayun, diba, 16 hours yun na nag-labor talaga ako noon. So, ilang shoot yun ng epidural na ano. Kasi masakit talaga at hindi pa bumababa yung mga bata. Anyway, nairaos ko naman yung dalawa na normal, no? Yun lang yung sa mga about sa insurance. So, hindi pa rin zero-zero balance yung mababa yung ano mo dito, bill, no? Kailangan mo pa din kumuha ng ibang insurance, mga private insurance, ganun, para at least ma-refund sa'yo. Hindi man lahat, pero may ma-refund. May mga nagtatanong din, kasi sa ibang bansa, ano, may insurance sila, tapos
Ayun na talaga, libre daw lahat yun. Libre. Wow, sana all. Yung pagka ma-hospitalize sila, libre daw yung bill talaga. Pero dito, hindi talaga zero-zero, lalo na pag ma-hospitalize ka. Yung mga ano lang, ang nakaganda talaga, yung mga check-up. Ang mura talaga, isipin mo, diba? Kada check-up niya, ilang beses kami nagpapa-check-up sa mga bata ngayon, parang every month talaga may check-up sa ano ba. Kasi nga, minsan may sipon, ganun, minsan may ubo. Kasi nga, sa klema din dito, at mga bata pa, masyadong maano, nag-school din sila, so may expose din sa mga tao. Pero awa ng Diyos naman, hindi naman na ganun, hindi kalala yung mga ano nila cases, no. So ayun na nga, ang dami kong daldal, wala pa akong natuping isa. Iguwento ko na sa inyo yung ano, bakit nagkasagutan kami ng Koreana. So naaalala niyo yun, nung hospitalize yung dalawa, hindi kami private room, di ba? Nag-try talaga kami kumuha ng room na ano, yung dalawa, pwede dalawa lang. Kaso lang talaga full. Naghihintay kami na mag, ano, may ma-occupy siya. Wala talaga. Walang, kasi nga, March din na, di ba, March na nangyari. Yung March na yun, yung klema nun. Biglang, ano eh, galing sa lamig. Biglang, mag-spring. Tapos, may mga dust pa, fine dust, yung mga ganun. As in, yung klema nun, ano talaga. Kaya, ang daming ding nagkakasakit na mga bata noon. Kaya, punuan talaga, punuan. Diba, nung na-discharge din kami doon is, after namin kumain ng lunch, kailangan na namin umalis kasi lililisan na talaga doon. Itong sinayon kasi, nebulizer siya, diba? Kahit sa dalawa, pero mas marami kasi yung kay Nayon, tatlong ano yung gamot na inebulize mo sa kanya. Tapos, so, ano yun? 3 times a day. Morning, lunch, at saka night. So, syempre, yung morning dun, so, maanuhan ko na si Nayon after kumain niya, 8 kakain, so, mga 9. Tapos, pag sa lunch naman is mga 12 kakain, so, mga 1. Ganun ko siyang maano, or mga 2. Kasi nga, di ba, umiiyak siya. Grabe talaga yung iyak. And 30 minutes, literally, as in 30 minutes, yun talaga yung nebulizer niya. Maingay na yung nebulizer. Tapos, maingay pa si Nayon kasi umiiyak talaga siya. Pero nag-yulshimi talaga ako. Nagsisikap ako na magawa, ano yun lahat. Kasi nga, nagsisearch ako na, maganda talaga daw yun. Eh, nung time na yun, buntis na ako, di ba? So, parang, syempre, dalawang pasyente si Nayon. Si Duyo naman is okay siya. At, kasi isa lang din yung binigay na nebulizer sa amin. So, after kay Duyon, si Nayon. Si Duyon naman, walang problema, hindi umiyak. Pero maingay talaga yung nebulizer. Tapos, pag gabi na, syempre kakain ng 8, ganun. Maninebulizer mo mga 9 or, di ba, mga ganun na oras. Nung unang room namin, wala naman nagreklamo. Eh, tapos, nung nilipat na kami sa ibang room na naman, pero meron pa rin kaming mga kasama. Nung unang room kasi, ano, 6 ba yun? 6 kami. Tapos sa pangalawang room is 5 na lang. 5. Ayun, may bagong dating. Tapos yung anak niya is siguro nasa mga 6 years old. Tapos, yung maiingay lang din talaga yung mga anak ko. Kasi medyo maliliit pa dun. Sila lang yung pinakamaliit. Ay, may isa pang baby. Pero hindi naman iyakin. At tapos, gusto lang yung baby na yun laging labas. Kaya, lagi silang lumalabas ng mama niya. Ang nangyari, gabi na yun siya. Gabi, nag-nebulizer ako kay... Nag-yulshimi talaga, nasisikap ako. Kasi gusto ko na ding makaalis, di ba? Ang hirap kaya nang makauwi na din kami ba? May mga iba doon na 2 weeks, nagtatagal, ganun. So, ako, nagsisikap ako na ma-nebulize talaga si Duyon at si Nayon. Tapos si Nayon noon is mga 9, kasama ko yung asawa ko noon, nandun yung asawa ko, mga 9 ko siya na nebulize, mga 9:30 bata yun, ganun, mga 9:30. Hindi, syempre iyak ng iyak si Nayon. So wala naman nagreklamo, wala ka namang maririnig sa mga bata na umiiyak din, naiingayan. Tapos yung shower room nga doon na ano, pang kalahatan is hanggang 11 yun, mag-close ba, yung parang walang gagamit kasi syempre pahinga na ng mga pasyente. So inisip ko 9:30 kasi syempre nga, makapagpahinga naman yung boses ni Nayon ng kakaiyak. Kasi mas ano si Nayon eh.
nang nag-nebulize ako, merong biglang hindi ko marinig yung boses, hindi ko exacto marinig talaga yung sinabi niya. Kasi parang ako nagulat na merong yun, gumanon. So parang sa amin talaga yun, kasi parang naiingayan nga siya, umiyak si Nayon, tapos naka-nebulizer na maingay, ganun. Tapos bila ako natahimik na biglang na siya. Sabi niya, saan daw kami banda? Kasi naka, di ba, close-close yun kahit mga kortina-kortina. So, yun, in-open niya. So, in-open niya talaga. Nandyan yung asawa ko. Yung asawa ko naman, sabi niya, baka naingayan ba, ana. Pero, syempre, Koreano, alam ng asawa ko na yung oras niyon, baka ano. Pero, isip ko naman, hindi pa lahat naman tulog nun. At saka, wala namang na umiiyak na baka naingayan. Ay, ganun. Kasi nga, nung nandun kami sa kabila nung una, mga 9:30, yung mga ganun din yung oras, wala naman nagre-reklamo. Kasi syempre, tayong mga nanay, syempre nag-yulshimi din tayo, nagsisikap na manebulizer yung anak natin. E siya naman kasi, hindi ko din natririnig na ninebulizer yung anak niya. Hindi talaga sa isang araw na yun, ha? Na kasi nandun lang ako sa ano eh. Ayun, nagreklamo siya. Hindi naman sinabi ang ingay. Alam niyo ba kung anong oras na? Ganon. Nagyaw-yaw talaga siya. Nagyaw-yaw. Yung asawa ko, tahimik lang. Kasi, syempre, alam niya yung feeling din siguro ng nanay. Tapos sa akin. So, parang, ano ba? Eh, ako naman na nanay, nagsisikap nga ako mag-nebulizer yung anak ko. Kasi, syempre, dalawa yung babantayan ko. Kasi yung asawa ko, umuwi yan mga 11 or 12. Kasi nga, hindi pwede siyang matulog dun. Kasi may mga kasama kami, naghihilik yan. O baka, yun na naman yung maano, di ba? Oh, kaya umuwi, sinasabi lang na doon sa sasakyan at tutulog, pero para mas komportable sa bahay na lang uuwi. Tapos, ayun nga, ako talaga magbabantay sa dalawa pag nandun. So, kaya nagsusimikap talaga ako kahit mga gamot, sinayon ayaw pa uminom ng gamot. Inaano ko talaga na mainom ni Nayon, ganun. Tapos nagyaw-yaw talaga siya. Sabi ko, ano magagawa ko? Ito 3 times a day to. Tapos, itong sa babae ko, ano yan, tatlong gamot yan. Eh, wala akong magagawa, umiiyak. Kailangan ko ipaano yan sa kanya. Daw din siya, wala daw siyang yung tulog. Parang naman tayo walang tulog. Ako nga, dalawa yung binabantayan ko. Sa kanya kasi, syempre, isa lang. So, hindi din pwede makapasok ng asawa niya. Sa akin, nakakapasok naman yung asawa ko or si Omoni, salitan sila. Pero pag ano yan, alis din naman yan sila. Ako din talaga yung maiiwan at maiiwan hanggang umaga. So, hindi din ako talaga makatulog ng maayos kasi syempre may mga i-inject kasi yan nagagamot. Sinasabi talaga nila kung ano yung ini-inject na gamot. Nagulat nga ako na discharge kami. Ang daming papel! Ano yung mga papel? Tiningnan ko nung nandun lahat ng mga gamot na tinutusok-tusok. Sa anong gamot yan, anong oras nandun. Kay Duyon at kay Nayon. Kung may ganun kakapal na sa makapal siya ng papel ko, ano to? Grabe naman yung parang billing nila. Pero doon pala naka-attach yung mga gamot kung ano yung mga tinutusok-tusok. At saka sinasabi talaga nila kung anong tinusok dyan. Yan nila kasi buntis ako. So, pag parang pagpasok nila ulit, nagising ako, ayun, sinasabi na injection na ng ganyan. So, wala naman ako dito. Pero syempre, sila din nag-iingat din kasi syempre baka makasuhan sila ng mga di ba? O ganyan yan siya. So, ayun, nagyaw-yaw talaga siya. Nagyaw-yaw. Hirap daw siya. Ay, ako din hirap. Hirap din ako. Dalawa din yang sa akin. Eh, kailangan ko itong gawin. Wala daw siyang tulog. Kasi wala daw siyang ganun. Yung anak din daw niya matamlay. Yung anak ko matamlay din. Lalo na itong babaeng to. Tapos, nagkasagutan talaga kami. Tapos, bigla akong siya din nagyaw-yaw. So, parang syempre, pag buntis tayo, medyo madamdamin. So, sa inis ko, na gusto ko pang magyaw-yaw din. Pero, hindi na ako makayoyo kasi syempre, iniisip ko din na baka makadisturbo kami sa iba. Tapos, naiyak na lang talaga ako nang naiyak. Sobrang inis ko. Tapos, yung asawa ko is tahimik lang. Parang, pag magalit yung asawa ko, iba pa yun. Baka, di ba, mamula-mula din yung mata niyan. Pero, syempre, iniisip din niya, may pasyente din yung babae, di ba? So, as in, naiyak talaga ako. Iyak na iyak ako sa gigi ko. As in, tapos biglang pumasok yung nurse. Pinaliwanag siya na yung bilak na iyak. Wait. Maalala ko talaga yun. Tapos, ayun, pumasok yung nurse. Sabi na
Buntis yan siya. Yan sila, nagsabi na yan sila ng room ng ano, yun nga room para sa ano ba, sa yung dalawang pasyente lang. Kaso wala talagang available. Ganun, sinabihan siya ng nurse. Tapos bigla siyang manahimik. Siguro nalaman niya na buntis nga ako. Tapos siguro na ano lang din talaga siya, no? Pero ako noon, nasa inis na inis pa ako na side. So mga after 10 minutes noon, iyak nang iyak pa rin ako talaga kasi nainis talaga ako. So sobrang inis ko na gusto mo pang magsalita, ayoko na magsalita, wala na. Parang iyak na lang talaga ako sa ano. Kasi syempre, 'di ba? Sino bang nanay ang hindi magsisikap talaga, lalo na sa kalagayan namin, nasa first time pa naman ako na pagbubuntis, pero kailangan kong bantayan yung dalawa, ganun. Kaya nagsisikap ako. Tapos, ayun, mga after 10 minutes noon, bigla siyang bumalik, nanghingi siya ng sorry. Sorry siya ng sorry. Tapos, nung nalaman niya pa na nasa first time ako ng pagbubuntis, mas lalaw siyang naano, siguro na-guilt siya, na ganun. Binigyan niya ako ng stress. Stress talaga ako noon. Tapos, ayun, bilhan daw niya ako ng masarap na kuwag na. Kung naiintindihan naman kita, pero ako din, mahirap din yung kalagayan ko. And hindi naman yun 'di ba 11 mga 9:30 pa yun, tapos walang reklamo yung ibang ano, at hindi naman din umiiyak, maririnig mo yung mga bata na umiyak na nga, ang ingay ganun, wala man, yung siya lang talaga medyo maano nga siya. Kasi nung the next day noon, merong yung banda sa kanila kasi inaayos yung aircon, so parang maingay, matutulog sana siya, tapos biglang nakita, oh, eh, maingay dun sa ano. Magreklamo siya maingay. Sarap na minsan ang sagutin. Hindi, mag-private na lang kayo. Ayaw mo nang maingay. Diyos. Tapos, ayun. Kada makikita ko na siya, siya na unang bumabati sa akin. Tapos, tanong-tanong. Tapos, ayun. Sabi niya, ay, ang galing mo mag-Korean. Eh, pinaana lang yung ano ko. Buti na iintindihan ko daw siya, yung mga salita niya. Yung ganun, kasi meron daw siyang sa school din ng anak niya, merong Vietnam, yung mga ganun, pero hindi naman daw ganun ka, ano, yung parang ako daw relax lang magsalita, yung ganun. Minsan lumalabas din naman yung mga Korean speaking natin. Pero minsan, syempre, inisip ko, ano nga yun, muji. Gaganyan din ako kasi hindi ko naman maisip yung ano. So ano yun yung kwento na first time ko talagang nakipagsagutan sa Koreana, as in, so first time ko. So, i-upload ko na to mamaya. Wala nang edit-edit to. And magtutupi muna ako dito sa ano. Damit ng asawa ko. Annyeong everyone.